no vídeo. Iglesia Filipina Independiente at bilang pakikiisa at pag
kanila, halina makapatid, ating ihanda ating sarili sa isang pagsamba na ating iaalay sa Panginoon na ating tagapagligtas at tagapagligtas. Tayo lahat ay sumabay sa pangbunan ng awit. Thank you.
Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Egypto ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang binitiis at narinig ko ang kanilang dahil. Kaya, bumaba ako upang sila iligtas. Inalis sa Egypto at inalis sa lupaing mayaman. Malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay ang lupaing ng mga Hitio, Amorio, Pirisio, Hitio, at Tumosio. Narinig ko nga ang dahil ng aking bayan at alam ko ang pang-ating ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kaya, papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Egypto ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino po ako maharap sa Paraon? At maglalabas ng bayang Israel mula sa Egypto. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsuko sa iyo. Sa bundok din ito, sasambahin ninyo ako kapag may labas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ni Yahweh. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Thank you.
mo dahil sa Panginoon. Ay nananahimik sa Diyos sa pagmamuhay kaya kayo na nararapat sa matinawag ng Diyos. Kaya maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpawalkinan. Pagsumikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa muna sa Espiritu. Sa pamagitan ng buklod ng kapayapaan, isa lamang ang katawan, isa rin ang Espiritu. Gayun din naman, isa lamang ang pagkaisa ninyong lahat, dulot ng mapagtawag sa inyong isa't ng Diyos. May nakalakang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama natin lahat. Sana'y higit sa lahat ang ginagawa sa lahat ng sumasalamat. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelyo, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ianda ang paglilingkod ang lahat ng hihirang sa kaunlad ng iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap at Kristo. Hindi na tayo matutulad sa mga batang, sa mga halang nagdadala ng bawat aral parang sasakyang dagat na sinisikot-sikot ng mga alon at tumatangay ng hangin. Hindi na siya malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulit tayo sa bayan. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Tatayo tayo lahat bilang pagpupuri sa banal ng Panginoon. Thank you.
sa kabanata 15, nagsisimula sa unang talata. Kapoy sa iyo, Panginoong Jesus. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang ama, ang aking ama, ang tagapagdala. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumulang, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumulang, upang lalong dumami ang bunga. Malinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapangunga ng sagalang hindi nananatili na kakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapangunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong kaibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namuungan ng sagana at sa gayon napatutunayang mangalagad ko kayo. Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at lubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pupuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsisilbo ang lahat para sa sana. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang makahati kayo sa kagalakan ko at lubos ang inyong kagalakan. Ang buong simbahan Iglesia Filipina ng Tigyan dito po sa ating bansa at maging sa ibang bansa ay nagbubunyi, nagagalak at nagdiriwang ng ating pagsasarili. Bilang isang malayang simbahan na tunay na naglilingkod sa Diyos at sa bayan. Halina't mga kapatid, ating balikan at sariwain ang araw ng pagsilang ng ating minamahal na Iglesia Filipina en Vigente. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay nagliliwang ng ika. Akala po 121. May tuloy mo pala kayo. So sa araw na ito mga kapatid, ating nga pong babalikan ang ating pong kasaysayan na kung saan ang Iglesia Filipina Independiente ay nakaugat na sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi mo may kakailang mga kapatid na ating pong simbahan ay hindi lamang po siya basta-basta sumulpot na parang kabuti. Hindi rin po siya basta-basta binuo. Bagkos ang Iglesia Filipina Independiente ay
kaugatla sa kasaysayan. At tuwing August 3, atin pong ipinagdiriwang ang isang kasaysayan at buhay na patutuo ng pagkatatag ng Iglesia Pilipina Individual. At sa araw na ito, mga kapatid, balikan natin, sino ba si Don Pedro? At sino ba si Gregorio Tagrito? At ang panghuli, sino ang nagtatag ng Iglesia Pilipina Individual? Alam ko po, sa high school at pagiging hanggang sa college ay ang Iglesia Pilipina Independiente sa ilang mga libro ay nabasa po. Ngayon, mga kapatid, sino po si Don Pedro? Siya po ang founder ng Pilipina Church. Sino pa po ang kilala? Sino po si Don Pedro? O mas kilala, Don Isabelo de los Reyes Sr. Taga saan si Don Pedro? Hindi ba siya nakabuli na? Ano pa po ang pagkakilala natin ng Dugo? O naniwan niyo kung ating mga utang sa bahay? Balikan ka na natin. Baka mamaya may gusto kay Sir Barbie. Sayang yung 500. Diba? Ay, hindi ko na sasabihin. Sa totoo yung basahin. Baka mamaya may gusto kayo. Sino po si Don Pedro? Si Don Pedro ay tama po, siya po ay pinanganak sa Ilocos, Bigan, Ilocos Sur. Pinanganak noong July 7, 1864. Mag-take on kayo, baka mamaya bumabas ito kay Professor Marvin. Saan po siya nag-aral? Sa Universidad ng Santo Tomas, Manila. At dahil sa pagkamaling niya sa pagsusulat, nakapagtapos siya bilang isang journalist. At dahil sa napakarami niyang isulat, ay nakilala siya bilang isang the father of Filipino folklore. Sa Bible po, mga kapatid, kung bakit meron tayong Biblia ng Ilocano? Sino po dito ang nakakabasa ng Biblia ng Ilocano? Si Sir. Gusto lang? Awa ng Ilocano kanya rito? Lumapit ang pagdano mga basa at Ilocano. So sa Biblia, mga kapatid, isinalin po niya sa salitang Ilocano ang Ebanghelyo ni San Lucas, San Juan, mga gawa ng mga apostol, at siya rin ang founder ng kauna-unahang union dito sa Pilipinas. Ano yung uon? Union ng Brera. Yung kumagama. Akala ko word. Union o Brera Demokratika. So si Don Pedro, siya ang founder at nagtatag ng kauna-unahang union dito sa ating pong bansa. At ang buwag ng mga kapatid ay binubuo ng mga magsasaka,
manggagawa na nagsama-sama para sa isang hangarin. Kaya noong August 3, 1903, sa Centro de Bellas Artes, Manila, kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Sana ang ulan ngayon, no? Para damang-dama natin yung spirit talaga ng pagdiriwang po ng ating po simbahan. Ay pinatag ang kanilang ipinuklama ang isang malayang simbahan para sa mga dukha, inaapi, mga pinagsasamantalahan ang Iglesia Filipina Individual. Ngayon nakaugat na po ang kasaysayan po natin. Nagsimula ito dahilan sa mga pang-aapi, mga abuso ng mga dayuhan. Kaya sa pagnanais ng Pilipino noong mga panahon na iyon, kaya nagkaroon tayo ng simbahang ngayon, ang Iglesia Filipina Independiente. Ngayon mga kapatid, sino naman po si Padre Gregorio Agripay? O mas kilala ang Apo Agripay, siya rin po ay unggong Ilocos, Ilocano, Batak, Ilocos Norte. Sinilang noong May 5. Ang kanyang pamilya ay may isang simpleng pamumuhay, pero sa kasimplihan ng kanilang pamumuhay ay naranasan nila ang karanasan, pananamantala ng mga dayuhan. Nag-aral din po siya sa Universidad ng Santo Tomas, Manila, at nagpagtapos noong 1881. At noong 1883, pumasok siya sa seminaryo sa Bigan at naunihan siya bilang isang paring Romano. So wala pa pong naipay po noon. Siya ang bumuo ng Liwan Chapter ng Katipunan sa Victoria Tarlac. Ikinalaga din po siya ni Ibido Aguinaldo bilang military vicar general. Naging girilya upang makipaglaban sa mga Amerikanong mananako. Alam niyo po kung bakit niya tinanggap ang pagiging o pagiging kasapi ng Iglesia Filipina Independiente. Sa kasaysayan ito kasi mga kapatid, o sa ibang mga libro ng kasaysayan ng Iglesia Filipina Independiente, ang itinuturo sa atin, si Apo Agripay ang founder ng ating pong simbahan. That is wrong. So, kailangan nito ng tama. Kailangan nito ng matinding pagsasaliksi upang itama ang kasaysayan. Sino nga ba ang founder ng Iglesia Filipina Independiente? Kasi kung tatanungin nila, sino ang founder nyo? Si Gregorio Agripay. Marami pong ganyan kung tatanungin po about mga mananampalataya sa ating kumisbahan. Kaya, mas mahirap siguro na ipaunawan natin sa ating mga sa atin bilang isang mananampalataya at itama. Sino ba ang founder ng Iglesia Filipina Independiente? Kasi mga kapatid, nung iprinok ng mga Iglesia Filipina Independiente noong August 8, wala po si Apo Agripay. Nasaan po siya? Nag-retreat sa Santa Ana. So wala po siya. Pero alam niya, may umulong na sa kanya na magkakaroon ng ganitong simbahan. Pero wala po sa kanya ang tanggapin at pagiging taong nangunahang obispo
Maximo. Meron pong nag-trigger sa kanya kung bakit niya tinanggap ang pagiging Obispo Maximo ng ating simbahan. Unang dahilan kung bakit niya tinanggap, dahilan sa ayaw ipamigay ng mga private ang lupa sa mga Pilipino. Di ba nga kaya na tayo nagkaroon ng buwis? Magbayad kayo ng buwis sa inyong lupa, binubuwisan natin. Di ba? Pangalawa, kung bakit tinanggap ni Apo Agripa yung pagiging OM, kaya turing na mga private noon sa mga paring Pilipino ay pare-parehan lamang. Kaya na, hindi nila binibigyan ng mga paring Pilipino ng parokya kasi ang tingin nila sa kanila ay mga pare-parehan lamang. O sa Krista, alalay ng mga private. Kaya ito nag-trigger kung bakit tinanggap ni Apo Agripa ang kauna-unahang Obispo Maximo ng ating pong simbahan. Kaya sa history, mga kapatid, hindi po siya ang founder ng ating pong simbahan. Bagkus, binigyan din niya at kanyang sinabi noong tinanggap niya ang pagiging kauna-unahang Obispo Maximo. Ang sabi po ni Apo Agripa, ang simbahan ito ay inatag ng mga mamamayang Pilipino na nagnanais ng kalayaan, politikal, ekonomiya, at pananampalataya. So, sino ngayon ang nagtatag ng Iglesia Pilipina Independiente? Ang mamamayang Pilipino. Simbahan, isang tunay na makadiyos at makabayan. Tunay po lamang ng Iglesia Pilipina Independiente ay bunga na lumalabang mga Pilipino para sa sarili ng ating bansa sa gabay at tulong ng buong may kapal at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na nakikibahagi ang simbahan ito sa mga mahihirap na ipagtanggol ang mga taong nangangailangan, pinagsasamantalahan at inaapi. Ngayon mga kapatid, asa na po ang Iglesia Pilipino Independiente? So 120 years ago at 120 years na nag-exist ang Iglesia Pilipina Independiente. 20 years ago, mula nung ipinagsigawan ng mga mamamayang Pilipino na magkaroon ng malayang simbahan, ang tanong mga kapatid, una, na isasakuhay po ba natin ang pagiging mga Diyos? Pangalawa, ipinagsisigawan ba natin ang pagiging makabayan? Kasi sabi natin, ang nakalagay po doon sa ating pong law, pro Deo in patria, para sa Diyos at bayan. Sabi po ni San Pablo, at nakakatuwa, at maganda yung ating pong tema sa ating pong panahon. Ang sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas, journeying with Christ, firmly rooted in history, established in the truth and abounding in the thanksgiving for both witness and service. So Tagalog, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo na parang karapat dapat sa kanya. Manatili kayo sa kanya at isalig sa kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi magpasalamat sa Diyos.
So hingin po natin ang grasya ng ating Panginoon upang tayo ilumubat ng banal na Espiritu na tayo ay kanyang baguhin sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa mga nangyayari sa ating lipunan, ipakita at ipadama natin sa ating mga kapatid na ang ating simbahan ay tunay na mga Diyos at mga bayan. Kasi nga, nakaugat na po tayo sa kasaysayan. So kung ang ating kasaysayan sa ating panahon ay ating ibabaw na lamang at binabasa na lamang sa libro, ibig sabihin, hindi na tayo makabayan. Hindi na po makabayan ng Iglesia Pilipino Indigente. Kasi saan tayo nagmula? Sa pakikipagan. Saan nagsimula ang ating pong simbahan? Ipinagtatakbo nila yung mga inapi, mga pinagsamantalahan. Kaya lang tayo nagkaroon ng simbahan mali. Kasi gusto natin makawala sa nikpanikala ng mga dayuhan. Kaya hindi po dapat natutulog ang diwa ng ating simbahan na kung saan tuwing August 3 lang po natin na ipapakita ang ating pagiging makabayan. Tandaan po natin mga kapatid, ang main objective ng ating simbahan ay ang tulungan, ipagtanggol ang karapatan ng bawat isa. Isulong ang tunay na layunin ng Diyos, ang umiral, ang pagkakapantipan. Umiral ang kapayapaan, umiral ang karayanan, justisya para sa lahat ng tao. Kasi ito, layunin ng Diyos para may katag ang kaharian niya dito sa mundo at makamit natin ang kaharian ng Diyos. Kinakailangan ng mga tao umiiral sa atin ang pagkakapantay-pantay, kapayapaan, karayaan, at justisya sa lahat. At hindi natin makakamit ang kaharian ng Diyos kung meron pa rin pagkakanyagan niya. May mayaman, may mahirap, may mas mahirap. Kaya ang pag sinabing para sa Diyos at sa bayan, hindi lamang po sana binibigkas ng ating mga langit. Kailangan lapatan po natin ito ng gawa. Ang pagiging mga Diyos at makabayan. Kung ito na isa sa buhay po natin, ha, napakaganda mag-celebrate ng 120 ng pagkatatag ng Iglesia Pilipina ng Pidyo. So, hingin po natin ang grasya ng ating Panginoon na mabuksan ang ating kaisipan para makita natin ang nangyayari sa ating paligid. Ang ating bansa ay nakasadlak pa rin sa iba't ibang pang-aabuso katulad ng mina. Ang pagmimina mga kapatid para sa mga negosyante ay maganda at nakukatulong. Pero para doon sa mga residente na kung saan sila yung apektado ng minahan ay nakakasira ito sa kasangkalikasan. Dahil maraming tao ang maapektuhan, maraming puno, hayop at iba pang naibuhay ang namamatay. Dahilan sa kapabayaan ng mga tao umabuso sa kaligtasan. Kaya hindi natin maiiwasan ang ganti ng kaligtasan kasi ang tao winawasak niya ang kagandahan. Kung bakit po tayo nagkaroon ng matinding ligod dahil sa kapabayaan ng tao.
kung bakit po tayo nagkakaroon ng may mamatitinding bagyo, dahilan sa kapabayaan ng tao. Kung bakit nagkakaroon o very polluted na ang hangin, dahil sa kapabayaan ng tao. Kung bakit pati ang tubig nagiging polluted na rin, dahilan sa kapabayaan ng tao. Hindi lamang po sa tina ang nagkakaroon o sa bundukan nagkakaroon ng mining. Maging sa ating karagatan, yung tinatawag po nilang Black Sand Mining. Hindi lamang po sa ating bansa, meron ganito na kaminahan. Bako sa iba't ibang bansa at iba't ibang paling ng mundo, malaking ang masamang epekto ng Black Sand Mining. Nawawalan ang proteksyon natin sa dagat, sa mga storm surges, at sa tsunami. Kaya kung magpapatuloy ito, hindi malayo mangyari ito sa ating bansa at magkaroon ng malalakas na tsunami. At pasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos na patuloy tayong ginagawa dahil malakas ang ating mga panalangin sa kanya. Dito natin makikita na ang kapayapaan na hindi pa rin umiral sa ating bansa. Patuloy ang kaguluhan. Sa ating bansa, patuloy pa rin ang pag-api sa ating mga kapatid na mga katutubo. Pinapalayas sa kanilang mga lupain, sarili nilang lupain. Pinapalayas sila. Dahilan sa mga taong mapagkanta. Kung hindi nila pinapalayas, sila ay tinatanggalan ng karapatan upang mabuhay. Ang ating simbahan ay kung puso niyang ipinapahayag at pinapanawagan ang pambansang kalayaan upang matigil ang kaguluhan sa ating bansa, kapayapaan kung saan iira ang pagkagalangan sa isa't isa. Iira ang pagkakapantay-pantay, iira ang karapatan ng bawat isa, at iira ang kahilingan. Para sa mga manggagawa na nagbibigay kulay na hanggang sa kasalukuyan o umiira pa rin ang kontraktualisasyon na siyang walang kasiguraduhan sa kanilang mga trabaho, mababa pa rin ang pasagot, walang benepisyo na natatanggap. Ang sabi po ng nakalipas sa administrasyon, wawakasan ang endo noong siya ay nanakampanya pa lang. Pero hanggang sa siya ay bumaba, ay umiiral pa rin ang kontraktualisasyon. So sa ating pong pag-iwan ng ikaw 120th anniversary ng pagkatatag ng ating pong simbahan, nawa sama-sama nating panibaguhin ang ating mga isip sa pamagitan ng utos ng ating Panginoong Diyos. Ang dating mali na ating ginagawa ay kailangan natin itama. Ang dating nating sarili naman ang ating inisip sa araw na ito, mga kapatid, baguhin po natin at tignan ang ating mga kapatid na nangangailangan. Dahil ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang tumulong sa ating kapwa, maglingkod, dahil kung papaano natin pinaglilingkuran ang ating kapwa, ay siya rin ginagawa natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang inalalas ng Diyos at ang ibig maranasan natin lahat. Ang kapayapaan walang hanggan ang siya umiral sa mundo. Mamayani ang pagkakapatiran at pagmamahalan ng bawat isa.
Nawa pa ang kapatid, sama-sama po tayo magilakbay kay Jesus tungo sa kaganapan ng buhay na walang hanggan. Ang layunin ng Diyos, nawa mga kapatid, ay umiral sa bawat isa sa atin. Na hindi po lamang noong August 1903 ito ginagawa. Bagkos ipagpatuloy natin ang diwa ng Diyos, ang layunin ng Diyos, kayo din ang ating minamahal na simbahan. Naway magbunga pa ito na mas masagana, mas maganda, at mas maayos na relasyon natin sa isa't isa. Kaya nakakamangha dito po sa tungkol, mga kapatid, sa totoo lang, lagi ako nasusurprise. Noong unang isa ko, nasurprise ako. Super. Kasi ang akala ko, ilan na. Pero noong unang linggo, nagpagtapat ko dito upang mag-isa, doon ako nasurprise. At hanggang sa kasalukuyang, mga kapatid, lagi ako nasusurprise. Ito sa akin. Ano pa kaya ang pakulo natin, mga kapatid? Kasi sa sobrang surprise ko, hindi ko na nalalaman ano ba yung pinagkagawa niyo. Di ba, nakakamangha? Kaya na bakit sa sabi ko, magpunganawa ito ng mas masagana, mas maganda, mas maayos na relasyon sa isa't isa. Sana hopefully and someday, kung meron ipago kita talaga ng ating bispo dito na bago tayo. Sana sa pag-iisa ko ang bawat isa sa inyo ay magbukod. Yun ang dalangin ko sa ating Panginoon. Tanggalin na natin yung pagkakanya-kanya. Tanggalin na natin yung kami natin. Dapat ang lagi nating sabihin, tayo, sama-sama tayo para sa kinabukasan ng ating simbahan. Amen! Amen! Sigurado kayo? Kasi saan po lang yung narito? Amen! Amen! Oo, mas marami. So, wag ang, sabi ko kanina, wag ang pagkakanya-kanya. Because we are agripayans. Tama? Sino ang hindi agripayan dito? Kayo, hindi kayo agripayan, no? Hindi kayo napinagal sa Iglesia Pilipina yung humiliente? Wala kayo. Mamaya magpapanagin, lalabas sa inyong panaginip sa abog ng Panginoon. And we are the children of God. Tama? Pagiging anak ng Diyos, ayaw yung naggabuhin. So, nawa mga kapatid, sa pagtahak natin ng panibagong taon at sa ating minamahal na simbahan, simulan na rin natin ang magbukas pala sa mga kapatid po natin. Ang tunay na nagsumasamba sa Diyos at naglilingkod sa ating kapwa. Tungo sa mga kapatid po natin na nangailangan. At sa banda mo rin, mga kapatid, sama-sama tayo magpuri at magpasalamat sa Kanya. Ipagpatuloy ang sinimula ng ating mga linuno na sina Tondero at Apo Gregorio Agripan sa mga obispo, mga pari at diakono ng mga laiko na ibinuwis ang kanilang buhay para po sa ating pong simbahan. Ipakita natin at ipagsigawan na ating simbahan ay siya tunay ng inawag ng Diyos upang siya maging saksi
sa pagliligtas ng ating Panginoon. Panahon na upang bubugin natin ang ating mga sarili sa karanasan ng ating mga kapatid na naghahangad ng tunay na pagbabago sa ating lipunan at sa buong bansa. Mamayari ang katarungan, mamayari ang tunay na kapayapaan. Mabuhay ang Iglesia Pilipina Independiente! Mabuhay! Palapanatong natin ang ating Panginoon. Pangalan mo, maraming Espiritu Santo. Amen. Tatayo po ang lahat. At sabay-sabay nating sabihin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang Makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak ng Diyos, na mula sa mga kapagpapan sa malang panahon. Diyos pa sa Diyos, liwanag pa sa liwanag. Diyos na totoo pa sa Diyos na totoo. Iyanang ililita kayo sa isang Diyos. Sa pamamagitan niya ay nalikha na, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay natawag siya sa Diyos na natin. Sa pamamagitan ng pangyayahan ng Espiritu Santo, ay pinamahal siya na nabihin ng mga tao. Ipinahal sa krus na alam sa ating noong panahon ng Monsyo Pilato, nagpakasakit na matay ng libing, at may nabuhay sa itong araw sa kuparan ng mga kasalanan. Umap siya sa langit at nalaglog sa kanan ng mga. At muli darating na walhati upang humungan ang buhay ng mapatay at ang kahayan niya ay walhanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagpagbigay ng buhay na nagbubuhat sa amin. Sinasama siya at nawalhati kasama ng mga matang. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta na nanalig kami sa Iglesia Misa, banal na pagkakas sa Sulta. Naniniwala kami sa isang binyag sa pagpapatawag ng mga kasalanan at hinihintay namin ang muling pagkabuhay ng mga matang.
Tugunin mo ang lahat ng mga panalangin na halaman sa kanya na daming mabuhay upang mag-ingat para sa amin siya ng mga nagpapagalas sa Sa Kristo. Amen. Patay po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo. Sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ipinag-usang katawan at tayo ibinigay. Panatikin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa nipis ng kapayapaan. Ibigayan po tayo ng kayabaan sa bawat isa ng may itiyo sa pinagalan. Peace be with you. Mag-aaral po ng handog sa loob ng kanyang tahanan at buo ng buong kagalakan. Aawit na po at magsasalita ng papuri sa Panginoon. Sisiyo po kami lahat para sa pag-aaral. Thank you.
Panalangin tayo mga kapatid upang natin tayo ng imbrapa sa Diyos sa mga mga pamilya. Tanggapin na awa ng Panginoon ang ating kain sa ito po ito ang lahat ng kanyang pangalan sa ating mabuti at sa ating mga iglesia. Thank you.
ikaw na kulangan. At dalasin niya mamatay sa krus para sa aming pag-usa. Doon ay kanyang ginawa sa pamagitan ng isang pag-aari ng kanyang sarili, ang isang buo at ganap na halin para sa buong sarili. At kanyang itinatagang niluubos sa amin ng pagpatuloy sa pag-unita sa kanyang mahalagang kamatayan ng halin hanggang sa muli niya pagdating. Sapagkat ang gabing siya ay pinagkaluloob, kumuha siya ng tinapay, at nang siya ay makapagpasarap sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang halagad at sinabi, kunin, kanin, itong ating katawan ay pinagkakaroon ko sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa amin. Thank you.
Thank you.
Thank you.
God, 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 God,
Diyos na di maliit ng utong nawang patatag din ang Diyos sa kalaman ng Diyos sa Diyos. At sa pananakot si Yesu Cristo nating Panginoon at ang pagpapala ng mga Panginoon ng Diyos na Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na way sa may lahat ng natili sa inyo ngayon at magkailanman. Amen. Tatayo po. Ang Panginoon ay sumayon. At sumayon. Yeah.